Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. By the way, kanya-kanyang ganap ang mga LGBTQ members ngayon, LGBTQ plus community. Alay. Nakita nga natin na nagpakasal si Vice Ganda kay Ayon Perez no October, na recently lang nilabas itong Feb 13 or pre-Valentine. And now, si Jake Cyrus naman, also known as Charisse Pempenko naman, ang may pasabog sa kanya Instagram. At ako, hindi ko alam kung paano nyo tatanggapin yon, pero marami naman ang tila intindihan ng kanyang situation. Actually, hindi naman to first time na ginawa niya. Ginawa niya na to sa isang, dito rin sa Instagram, di ba, nag-picture siya with, nag-picture siya na nasa dagat siya at yon. Pinakita na rin yan. Pero kasi ngayon, in full, kumbaga, kitang-kita talaga, talagang as in nasa banyo siya, naka-topless talaga siya, naka-tuwalya lang. At yun na, kitang-kita lahat. Kumbaga, kung di mo siya talaga iisiping, kung di mo kilala si Charisse, which I doubt naman, dahil kung di kilala si Charisse, di ba? Kung makiisip mong si Jake Cyrus lang siya, siguro, baliwala lang. Parang isipin mo lang one of, at saka hindi naman to ang first time na may gumawa ng ganito. Remember yung dating taga Starstruck din, ginawa niya yan, pinakita. At alam naman natin kung anong pinagdaanan ni ano, 'di ba, ni Jake, yung transformation niya, yung may tawag kasi doon eh, pero sa kanya syempre pinatanggal niya na yung boobs niya, parang ganon. So, eto ang mensahe ni Jake sa kanyang, sa netizen, hindi actually sa fans eh, sa mga netizen to, sa lahat to eh, sa basher, sa troll, in general, sa lahat nga. So, eto, Jake Cyrus Music. Una sa lahat, salamat sa lahat ng napakaganda yung comments sa version ko na maghintay ka lamang. Mahal ko kayong lahat. Pinag-isipan kong maigi kung ipopost ko ba ito, kasi lagi kong iniisip kung anong sasabihin ng ibang tao. Sa ilang taon na nag-transition ako, masaya ako sa naging takbo ng buhay ko, pero lagi pa rin akong nai-insecure sa katawan ko. Siguro dahil na rin sa standard ng karamihan. Pero ngayon, palalayain ko na lahat yon. Pagtawanan mo o hindi, hindi mo alam ang sakit, iyak at mga dugo na pinagdaanan ko bago ako nagkaroon ng confidence na buong buo ko i-post ito. Masaya ako at gusto ko lang ipakita sa inyo na eto ako. Sa wakas, komportable sa nakikita ko. Hindi ako humihingi ng opinyon para ito sa mga kapwa ko, transgender. Parang ayun nga, trans man. Kung naghahanap kayo ng sign of confidence para ipakita at maging proud sa kung sino ka, tara, sasabayan kita para sa iyo ito. Kung hindi ka man handa pa, okay lang din yon. Lahat yan may tamang panahon. Well, this is me guys. Mahal ko kayong lahat. So, ayan na, Jake. Makikita niyo naman dito sa picture nito na ayun nga, nalalaking lalaki na ang katawan niya. So, tama yung sinabi niya, hindi niyo mararamdaman, hindi niyo alam yung sakit, dugo, luha, hangga't hindi niyo yan na-experience, pero dahil pinagdaanan niya nga at ang gusto lang naman niya ay maging ano, maging halimbawa sa mga maging role model ng mga katulad ng transgender, trans man. But anyways, ako titignan ko lang kung paano ba nag-react ang mga netizens. Sabing ganyan, sabi ni Troy Laureta, yung isa tong gumawa ng kanta niya actually, ay, yes, the world loves you. You have nothing to prove or say. And okay, out here looking like snap. Sabi ni Mir H. Lauto, power. Sabi ni iba, bawdi yawdi. Sabi ni isa, ni it's me, Gillette. Basta happy ka, yan ang importante. Sabi ng JM Litrato, ang comment, I love this comment. Totoo naman, kung basta happy ka, yan ang importante. Sabi ni Salvi Anti, mahal ka namin, Jake. Sabi ni Nice A, push Jake. If that's what makes you happy and proud, don't mind people's opinion. Love you, Jake. I wish I could meet you one day. You I love. We love and support you. Happiness. Love you, Jake. Proud of you. Do it. People while say something anyways. Ano yun? Ah, okay. Gawin mo na. Total, lagi namang may sasabihin ng ibang tao. We love you, Jake. Looking great, Kuya. I'm proud of you. Mahal na mahal ka namin, Kuya Jake. Congrats po. Ayan. Unlucky, sabi. Ito, unlucky na ng katawan mo. Sabi nung isa,
Your visibility means the next person can be a bit braver. Always do you and pay no mind to anything except your truth. We accept for who you are, Jake. We love you. Looking great, your own happiness is all that matters. Ayan. So anyways, ang bottom line din ng mga messages talaga ay hayaan natin maging maligaya. Life is short. So habang maiksi ang buhay, life is short nga, 'di ba? Maiksi lang ang buhay. So habang buhay, nabubuhay, gawin mo kung ano makakapagpasaya sa iyo for as long as wala kang tinatapahang tao. 'Yun naman ang importante, wala kang ginagambala, wala kang sinisirang ibang tao. Kung sa tingin mo magiging magandang impluwensya ka pa sa iba, go ahead. But anyways, ayun lang. So ang message nga dito ay malinaw ang mensahe ni Jake Cyrus. Pagod na siya at it's about time na ilantad na talaga ang katotohanan. Although matagal naman niya rin nalantad. Kaya lang ito talaga yung point. Talagang labas kong labas, diba? So yun na muna for now. Maraming salamat and see you soon. Bye-bye!